Tumambay pa siya rito. Napakatagal. Pero kahit siya tumambay, lap champion pa rin siya sa dalawang club, Kalbayog. Buo, isa rin o. Ang alahin ito sa akin, limang sunod na taon na hindi siya nawala sa top 10. Buo, isa. Yon, magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang 1 Arturo Vlogs. And for today's video, nandito naman tayo ngayon sa Lucena City at may malupit na magpartner na naman tayong nabisitang magkakalapati. Kung gusto lang makilala at makita, tara, samahan nyo ako. Let's go! Magandang tanghali po. Kami po ang Akatsok Edok, si Paring Ilya po at saka si Greg po. Yun. Sir, pa, gaano katagal na po pala kayong ano, magka-combine? Parang 16. Oo, ganun. Kamusta naman po yung mga karera nyo? Nagsisimula pa lang talagang gulang talaga. Oo, laging donate. Oo, donate. Pero nang habang tumatagal, naging improve naman. Yun. Tapos, noong 2020-2021, yun, meron na kaming napachampion nun. Yun. Nandito pa yun, sir, yung winner nyong yun. Ando. Nakabali na kasalang siya, tsaka yung pinagmula nung kanyang lahi. Yun. Sir, pwede pong makita para makita ng mga viewers natin. Ito, papakita sa atin nung magpartner yung kanilang winner na ibon. Ito po si QP023, ito po yung kauna-unahan po naming ibon na nagbigay sa amin ng trophies. Ano bang pwesto nan, sir? First overall champion, lap champion ng Kalbayog, tapos sa QPRPA, all bird category, siya ay 6 overall champion. Ayos. Ano pong bloodline nito, sir? Ang bloodline nito ay Vandenbroek cross ng Battenberg. Ah, okay. Tapos ginawa mo ng breeder, sir? Oh, breeder na siya. 2 times ito ng Kalbayog. Kamusta po, sir, yung mga naging anak nan bilang ginawa mo ng breeder? Ito pa lang. Dito ko lang masusubukan pa siya. Ngayong South. Ah, ngayong Derby, sir, may... may... Well, ngayong SBR pa lang. Ah, ngayong susunod pa pala. 23-24. Ayun. Ito yung mga anak nila. Bali, meron siyang anak dito na 5. Ah, 5 po. Mm-hmm. Bang dami. Yan, abangan natin sa darating na South. Ito yan. Tapos, yung tita nito, yung black check na isa pa rin, makikikuha nga. Yun. Eh, sir, kamusta po yan nung kinakarera mo? Oh, ito. Nung kinakarera ko siya, hindi siya mabilis. Ang speed niya, 800, 1,000, 900. Hindi siya talaga... Hindi mo siya maasahan sa bilis, pero sa malayuan naman sa dulo, umuwi naman siya. Kasi nag-lap champion siya rin, no? Actually, siya ay, nung Kalbayog to, hindi siya nakauwi. Tapos, mga makalipas ang isang buwan, umuwi siya. Tapos, meron na siyang ring na aloy. Oh, may iba ng sing-sing. So, bago ako mag-birthday, umuwi siya. June 2 ito umuwi. Oo, isa, no? Ito. Tapos na yung race. Sabi ko, ayos, akala nila basta ibon lang, tapos dugyot na dugyot siya nung siya umuwi. Ang sama. O ngayon, medyo gumanda na, sir. Na siya. Yung tita ni tita naman ito, ipakikilala ko rin sa inyo. Andun, kukunin ko. Ito naman pong ibon na ito. Ito po ay hindi rin kabilisan, hindi kabagalan, tama-tama lang po. Bali, ito po nung kinakarera ko, nung first lap, siya po ay... Parang speed niya ay mga nasa 1,000. Kamu, bilis-bilis siya rin, oh. Tapos second lap, ang pagkakaalam ko, mga parang ganun din. Tapos nabuta siya ng matnog. Maga na siya umuwi. Tapos, nung Kalbayog, kinarga namin siya. Ako'y paalis na noon ng 28, palipad ako ng Oman. Nung ikinarga namin siya, di umano no, na naikarga namin sa truck, di okay. Nung iniintay namin ng 27 ng February, umano siya, dumating, inalpasan itong mga ibon, parang 6:30, umuwi itong ibon na ito ay alauna 12. Tumambay pa siya rito. Napakatagal. Pero kahit siya tumambay, lap champion pa rin siya sa dalawang club, Kalbayog. Buo, isa rin, no? Mukhang pahirapan talaga yung karerang yun, ano?
Puro smash yan eh. Ito. Puro smash yan. Lahat nilusutan nito. Ah po, nung kinakarera mo yan sir, puro smash po ang dinaanan. Tapos yung kapatid nito, nito lang, ikinarera ko din. Mabagal siya. Perfect locking siya hanggang kalbayog. Nawala siya ay MacArthur. Ah, nung invitational. Sayang, tatlo na lang kami live nun. Kung nag-lock yun. Dali sir. Malilihap nun. Sana. Pero yan po sir, pumesto. Pumesto ito. Third overall ito ng YB Open. Tapos 6 overall ng QPRPA. Sa OB po? Sa... Hindi, Young Bird. Ah, sa Young Bird din. Ah, hindi nyo naipasok sa OB? Ah, bali hindi na eh. Ah, okay. Pero ayos na din. Sa MKPA, third overall siya. Mm. Tapos mamaya, papakita ko yung mga trophy niya at saka yung mga certificate nila. Yun. Pero yan, sir, may naging anak ng nanalo. Nasubukan nyo na. Kasi sila, silang dalawa yung first generation pa lang. Oh. Ah, okay. Ito pa, mga ibon, oh, may papakilala sa ating malupit na ibon. Yan po yung bali, ito yung pinagmula nung, ano, nung mga winning, mga nanalo dito, yung mga nag-champion. Ito ay breed ko, ang lahi nila ay pure banden. Kaya makikita mo yung kanyang ano, pearl eye. Ito mga kaibon, pearl eye siya. Bali yung unang anak nito ay na-DQ ng North. Oh, sayang naman sir, but ano pong nangyari? Bali yun ay ano eh, hindi na ikarga, tapos ikakarga sana namin ay kaya hindi na daw pwede, hindi na namin tinuloy. Then ibin region. Tapos yung anak nun, bali yun na nga yung overall champion namin ng Blue Bar. Tapos yung mga lahi nito sa akin, limang sunod na taon na hindi siya nawala sa top 10. Booy, so? From 2009, 10, 11, 12, 13. Yun. Yun, bali yun yung mga sunod-sunod. Pag hindi north, south, minsan, merong aksidente doon na magkasunod na north, pwesto siya ng north, tapos pwesto siya ng south. Tapos yung isang kalahi nito, kaisa-isang ibong ko ng south na kulay brown, banden block din siya ni Goke. Napapesto ko pa siya, only bird. From first lap to fifth lap, only bird napapesto. Oo, isa no. Yun, baliin yung mga history nito. Kaya doon ako, doon kami nakabase sa ano, sa ibon ni Goke na banden block. Kaya mas lima makikita mo doon, pag hindi plain blue bar, blue bar na may puti sa pakpak, may puti sa ulo, kaya yun. Tapos crosses na kasi sa ibang ano namin, ibang line na. Yun. At isa pa, yung lahi nila na magkakapatid, pumesto siya ng 2020-2021, tapos 2021-2022, tapos 2022-2023, nananalo sila. Boy, sir, sunod-sunod sir ah. So, ay kaya po sir, paano po kayo pumili nung pagpe-pairin nyo na kalapati kasi bilang magpartner, sino yung nasusunod sa inyong dalawa? Minsan kasi tinatanong namin, yun lang kagandahan sa amin, nag-uusap kami para meron siyang suggestion, ganun. Kahit sa conditioning ngayon, nagkakwento ako sa kanya, kaya yung application, maganda naman yung kinalalabas. Sa pairing naman kasi, usually, hindi nawawala sa amin yung banden na ano, process na, ganun. Tapos ay... sa size, big cock, small hen, medium to medium, tapos medium to small. Pwede yung medium to small kasi medyo maliit yung ilalabas eh. Kaso maging problema mo yun. Pagdating sa malayo, 50-50 ka ron. Kaya mas maganda pa rin yung medium size para nandun yung ano niya. Adi, sa experience sir, mas maganda yung ano, medium mas malaki. Medium, pag... sa pangmalayuan. Oh, kasi doon manort masout yung ganun talaga yung size ng ibon ko, medium size. Hindi pati sila nahihirapan tumawid. Hindi sila nahihirapan. Hindi mabigat, hindi magaan, tama lang. Tsaka dapat ang mga sa experience ko mas dinidepensahan ko yung kanilang ano eh para hindi sila magkasakit. Ayun. Ayaw ko silang magkakasakit. Mahirap hangga't maaari. Lagi ko silang inuunahan. Oo. Oh. Yun yung ano, yung... Sabagay, sabi nga, prevention is better than cure. Oo, totoo yun. Hindi kasi basta palakasan lang yun eh, kasi kailangan talaga bantayan mo yung kanilang kalusugan. Yun na, shoutout nga pala sa inyong lahat. Maraming salamat sa solid yung suporta. At yun, meron nga pala tayong pa-shoutout ngayon.
Shout out kay Boss Edmar Kapintin at kay Ibo Malaki. Shout out din kay Boss J. Robistan at kay Christian J. Alcibor. At shout out pa kay Hajin Lok TV at kay Boss Minen Pineda. At syempre, shout out din kay Ronald Lalo at kay Jasmir Lok. Ayan, maraming salamat sa solid yung supportang lahat. At sa mga gusto pang magpa shout out, mag-comment lang kayo sa baba. At syempre, makiki-share na rin. Yun, salamat muli sa solid yung suporta. At abangan nyo yung part 2 nung napanood nyong video. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.